10 months. O, pwede na. 10 months, sakto na yan. Kasi, tandaan nyo, hindi to ordinary yung massage. Mm-hmm. Hindi to ordinary yung massage. Sure ka, 10 months na yan? Mm-hmm. Kaya lang ka, nanganap? Ano, September 28, September. Next month. October, November, December, January, February, March, April, May, June, July. O, pwede. Ganito kasi yan. Itong mga ginagawa natin, hindi to ordinary yung haplos-haplos. Alam ko naman nararamdaman mo kasi galing ka sa panganganak eh. Tandaan natin, pag nabuntis tayo, siyempre, lalaki yung ano, lalaki yung sa loob. Bubuka yung pelvic natin or yung pelvis. Minsan, hindi nakakabalik yan. Kaya ngawit na ngawit yung balakang natin. Tapos, siyempre, araw-araw tayo magpapasuso, kahit nakahiga, nakaganyan, ipit na ipit. Kasi nakikita ko naman, siyempre, nanganak yung misis ko eh. Pero yun, hindi ko yung basta-basta kinakarate. Nakita nyo bang binig dami na kinakarate yung misis ko? Tinitiis niya. Pinapatiis ko sa kanya kasi 8 buwan pa lang yung ano ko. Yung anak ko. Pero, hindi. Pero nung 10 months, ang pamasahin mo sila? 8 buwan pa lang yung baby ko eh. Yeah. Hindi ko pa talaga siya pinupulo ano. Yung kagaya ng gagawin ko sa inyo, kailangan, may bingat kasi yan. Masakit ba yan? Hindi siya masakit. Kasi ibabalik ko yung ano. Siyempre, pag masakit pa yung buong pangangatawan mo, hindi mo pa gano'ng may appreciate yung mga pagbalik nun kasi masakit pa talaga. Kumbaga, alam naman natin pag bagong panganak ka, ay, sakit na malaman-laman ko. Yung alay ng balakang mo, siyempre kalalabas na yung bata eh. Masakit pa yung mga buong ano mo. Yung mga buong sikmura mo kasi nainat pa yun eh. Masakit pa yan, kaya hanggat maaari, pinahihinga muna yan. Para kung i-massage man, patapain kayo, patunog-tunog yun yung mga likod nyo, i-squeeze ko man yung balakang nyo, ready na. Hindi yan mala, hindi yan yung masakit na yung loob. Kasi hindi naman lang sa balat yan eh. Saan ba galing yung bata? Sa loob na loob. Kaya hindi lang yan yung panlabas na pwedeng ganun-ganunin. Haplos-haplosin, okay na. Hindi. Bumuka yung pelvis nyo. Siyempre, pag bumuka yan, mauunat din yung mga iba pang mga nerves dyan. Tapos yung mga disc, siyempre, nung panahong 7 months, 8 months, 9 months, gaganyan-ganyan na kayo kasi mabigat na. Siyempre, malaki na yung tiyan mo, gaganyan-ganyan na kayo. Siyempre, pag mabigat yung tiyan nyo, makukompress yung mga annulus disc nyo. Yun yung mag-create ng sakit ng balakang talaga. Siyempre, tandaan kayo ngayon. O sabihin na natin na inabas nyo na. Pag nainabas nyo na yan, hindi yan kaagad giginawa lahat. Hindi pa kasi nakabalik eh. Kaya kailangan nyo muna mag-rest. Hindi kayo pwedeng patabik. Kumbaga, tapos yung araw-araw pa na routine. Siyempre, ang bata, madaling araw, mabago-bago ang tulog niya. Na-experience ko rin yan. Kulang na kulang ka sa tulog. Kulang na kulang ka sa tulog. Kaya yung katawan mo, pag kulang, pag puyat ka ba? Healthy yung katawan mo? Hindi. Pata. Okay. Pero yan, magkagamba man, 10 months ka na, pwede na, boundy rin yan. Nakapahinga na rin yung ano mo. Kasi kung mga 5 buwan ka ba lang, sorry, papabalikin ko talaga kayo. Maaaring haplosin ko lang yung likod mo, pero yung full treatment, hindi ko isusugal yung ano ko. Baka mamaya, ireklamo mo ko. Ano ba yung ganito, ano, pinag-aralan yan? Opo, siyempre, hindi po pwedeng ano, tumambay ka lang sa kanto, bigla ka nagkarate dyan. Hindi mo pwede. Eh, paano kung may paliwanag sa inyo yung mga nerve, mga annulus na binabanggit ko, paano kung ano ba ito, may course bang ganyan? Ang magsisimula ka po sa basic, yung Swedish, yan. May course po yan. Massage therapist. Meron po. Mag-a-upgrade ka na lang pag mayroon kang, kunyari, may doon sa school nyo. Sa akin kasi ibang lahi yung nagturo eh. May Pilipino, may ibang lahi. So, siyempre, pag yung ibang lahi, ma-adapt mo yung kultura nila. Diba? Katulad nyo, pag pumunta kayo ng Amerika, 10 taon kayo ron, matuto ko yung mag-English kasi kung puro Amerikano na yun. Ganun din yun, ma-adapt nyo yung ano nila. Kung ano yung luto nila, yun yung kakainin mo. Oo, ganun din yun. Tapos eh, siyempre, 8 taon din ako mahigit ko sa abroad, kahit pa paano, tayo. Ganun yun. Sa akin kasi sa estimation ko, tinatansya ko lang kasi kawawa yung mga nanay na bagong panganak. Talagang magdusay sila, tagilid ka. Tagilid ka ang patagilid. Sakit na sakit yung mga ganito niya, no? Sakit na mga ganito.
Nakahirap po dito. Tagilid ka, ikang patagilid. Ikang patagilid. Yan. Puyat na puyat. Oo, lalo siya lang nag-aalaga na anak niya eh. Puyat na puyat. Ayaw, ano lang din ang misis ko eh. Kaya alam na alam ko yung sakripisyo. Tsaka huwag muna kayong maglaba, maglaba ha. Hayaan nyo muna, huwag yung pakapuyak sa inyo. Kung maglalaba man kayo, siguro mga tatlo, dalawa, apat. Yan. Huwag muna kayong kagaya ng ginagawa nyo noon. Maglalaba yung asawa mo. Baka maano kayo, mga yayat kayo. Magtutunugan, di ba? Kabilang side. Hanggat maaari, totoo yung binat. Totoo yun. Hindi kayo pwedeng mag... Paubayan nyo muna yung mabibigat. Pero kung lalabahan nyo lang yung mga ganyang kalilit na damit. Kaya nga palabang mo sa asawa mo. Malaman yung asawa mo. Ano paglabanin eh. Kahit na, nagbubuhat ka pa rin yun eh. Nagbaan, nagluluglog ka pa. Lakas mo. Napa. Lakas. Yun yung binabalik natin. Pero yan, kasi malalaman mo naman pag mali yung bumalik na yun eh. Mamimilipit siya kasi na-dislocate. Yeah. Pero pag tama lang yung binalikan ng buto, eh wala. Giginhawa siya. Masakit ba? Hindi. Oh, hindi. Sarap lang yun. Ayan, kada lupog yung lumulugot. Ayan, hindi to ordinary yung massage. Siyempre, delikado pag bago-bago ka pa. Isipin mo, masakit pa yung sigmura mo, diinan kita ng diinan dito, di. Nagkanda pilipilipit ka dyan. O, ganyan. Di ba? Pag bagong panganak ka, binat na binat pa yung puwerta mo, yung mga tagiliran mo. Di ba? Masakit pa yung mga gando mo. Kaya hindi po pwedeng magpapadali kayo agad ng ganun-ganun lang. Kailangan may advice ng marunong para makaiwas kayo sa mga binat-binat. Tsaka isa pa magpapahina ng resistensya niya, yung puyat. Ito rin yung method nung lalapitan nyo. Baka kulang pa yung kaalaman nun. O sana, pare-parehas kami ng marunong nasama nun. Para makaiwas sa pa. Ayun na. Yung pamagin namin, galing na rin dito, kaya alam namin. Okay. Okay. Tsaka ang paghihilot sa mga ganito, medium lang. Medium lang. Hindi siya umaaray. Oh. Ganyan lang. Meron siya matagal yung hihilot din sa kitid dito niya. Sa paa? Mm-hmm. Oo, mamaya tayo. Parang natapilok daw ata siya. Padali lang yun. Yung anak ko malaki dyan. Ilan hours? Walo. Mas malaki dito. Mas malaki dyan. Eh, Rose, o... Formula? Hindi. Breastfeed yun. Malaki yung anak ko. Malaki na rin yung anak ko. Halos kalahati lang yan. Walong buwan pa lang yan. Parang wala kasi yung baby na sa rin. Ay, kakakain nga ng manunggay. Bumili nga yan ng manunggay na yung ano. Sirup? Hindi na. Hindi mo kailangan na sirup-sirup. Pumitas ka ng ano? Literal na malunggay. Parang malunggay nga eh. Ang dami niyong malunggay sa kapatid. Tandaan nyo, ito ha, sa abroad. Kilalang kilala yan. Ang tawag dyan is moringa. Magic, ano yan, magic. Magic, ano yan, magic leaves. Magic leaves yan. Kahit saan na hinahalo yan. Tandaan nyo yan. Maraming binigis yung malunggay. Kaya... kahit araw-araw yun yung kumain dyan. Para makarecover pa yung mga... Ito yung sinishake mo sabi mo dahil yung sinishake ako ng malunggay. Oo, malunggay. Maganda sa katawan. Mag-asawa. Ginagawa namin itong video naman. Hinahalo sa pandisal ngayon. Hinahalo sa... Oo, pandisal. Hey. Kalugay pandisal. Exhale. Yun. Check ka lang muna. Meron ka raw tapilok eh. Patakin mo na. Kaliwa kanan. Ito? Oo.
Sabi ko siya, madali lang yan. Nanay na nga rin daw yun, lagi niya nireklamo. Eh, di nakabalik eh, ngayon. Ngayon siya magreklamo. Ngayon siya magreklamo. Ang pakiramdam yan, parang ano, parang nabuhay ulit yung tapilok mo nung unang adjust. Eh, kumirot ng konti. Tapos, eh, nung shhh, habang tumatagal yung mga segundo. Wala na yun. Oh, gets nyo na kung bakit hindi basta-basta pwedeng magpagalaw ng ano. Hindi siya ordinaryong massage. Dapat talaga yung marunong kagaya siya, may mga ganyan siya. May hatak tayo, may cracking tayo. Nakita mo yung pinagdidilan ko sa likod mo? Hindi siya basta. Siyempre, tagal mo na kaganoon mo, ngawit na ngawit yan. Yung bata habang tumatagal, lumalaki. Siyempre, yung mga piyesa mo dyan sa loob, naiinat din. Saan ba dadayan sa sipit-sipitan? Siyempre, bumuka yung, pag bumuka yung sipit-sipitan mo, bumubuka ito. Ito gali, ito yung sipit-sipitan eh. Ito yung bata. Bumuka yan. Tapos, pag bumuka yan, may ipit yung mga to. Kaya nga dito, madalas ako dito. Diba? Eh, siyempre, kaya naman natin ano yan. Siyempre, sa haba ng experience natin, gusto ko, yung natututunan ko, i-share ko sa inyo. Kasi hindi lang naman kayo yung lalapit na ganito. Marami pa. Marami. Para safe din kayo. Marami. Yung iba kasi, siyempre, tapos i-re-recommend kasi iba-iba. Ganun. Yung iba kasi, no choice din. Kumbaga, walang kasama sa bahay. Napipilitan. Kaya may mga namamatay. Napipilitan magtrabaho sa bahay. Dalawa lang sila mag-asawa. Yung asawa, construction, ano pa. Kumbaga, tawag ito, nadidistino pa sa malayo. Ikaw ngayon, magpalakasan na rin ng resistensya. Pag may nahina ka, ibigay ka talaga. Pero sa totoo lang, kailangan talaga pahinga muna. Ganun, kailangan niya po. Ayan nangangawit yung balakang ito, yung mga shoulder mo, di ba? Minsan, nagpapadedi tayo na nakakatulog na nakagano, no? Ngawit na ngawit yan. Kahit pa paano, i-ganong-ganong yun ang exercise nyo natin, ha? Yan, ha? Para hindi mag-prosen. Kasi baka maka-experience kayo ng hindi ninyo na mataas, eh. Siyempre, nakikita ko yung ano, eh. Oo, nakikita ko yung ano, eh. Hindi na mataas yung kamay namin. Okay? O, kumusta parang sarap. Yung okay. Saan? Hindi, sa blood circulation yun. Doon yun sa ano? Doon sa balakang yun. Wala na yun pag... Mag-improve na ito. Mag-improve na yun. Thank you.